Ramos, good morning. Kamusta po tayong lahat? Bali ito, March 18, yan, araw po ng Lunes. So, panibagong araw na naman ngayong kabuuan ng Linggo. So, sana marami po tayo ma-accomplish para tuloy-tuloy po yung ating project. So, ito mga ka-Ramos, nandito po tayo sa Phase 6 muna. Meron nga po pala tayong bagong gagawin na finishing. So, finishing phase dito sa Phase 1, yung ginawa po namin na inner row house dyan. Lilipatan na po ni Kuya Jun. So, kokolektahin muna natin at kokompletuhin muna yung mga kailangan po doon para sa overall paint. So, varnish paint po. Mas marami pong trabaho na varnish paint doon. So, check natin kung ano po yung mga may share namin sa inyo na idea habang ginagawa po ni Kuya Jun yung ating mga finishing carpentry. Tapos, dito naman po sa Phase 4, general cleaning, kasama natin si Kuya Dindo. Tapos, dito naman po sa Phase 6, so, ito, roofing, installation at tiles sa stairs at electrical works. Then dito naman po sa Phase 1, may bago po tayong sisimulan dyan. Isang maliit na project lang sa may back extension area na nasa 4 square meter. Matagal na naming client to. So isang taon na yata siya naghihintay. So shoutout po kay la Ma'am Chris and family. So umpisa na po natin ngayong araw. Puro demolition muna. Bali makeover po yung gagawin natin sa kanyang back extension area. So ito mga karo, samahan niyo po muli kami. Kaya araw po ng Lunes. Enjoy watching po. Tara. Nandito nga po pala tayo sa Phase 1. Okay, balik trabaho tayo rito. Ito si Kuya Jun. Good morning po, Kuya Jun. Good morning. Good morning po sa inyo lahat. Have a nice day po. Yan ah. Bali na una si Kuya Jun dito. Tapos susunod dito si Kuya Dindo. Matapos niya lang po yung ilan sa mga pinagagawa natin pa doon sa Phase 4. Dito, overall paint na po yung ating assignment. So, finishing phase. Ayan, bali ay marami po yung finishing carpentry rito. Meron po tayo rito shura, dalawang pintuan, yung isa sliding door, tapos isang swing door. Meron po tayong closet dito sa small room, TV cabinet. Ayan. Closet and computer table. Yan, build na, combine na po siya. Saka itong ating pinaka bed box. Yan, bed box at saka itong ating overhead cabinet. Ah, medyo madami, no? Madami. Ito, nilista na po ni Kuya Jun yung ating mga ipabibili. Yung pinabibili niya po sa akin. Ah, medyo madami. Ito po ang finish is sa Duco Varnish. May mga ibang part na Sagi Green. Yung ibang part naman is sa Oak Varnish. Ayan po. So dito mga karos, meron pong binigyan tayo ng plan ni client owner. Ayan na. Yan lang, kinorek ko po siya rito. Yung dito po sa loob po ng mga closet, bihira po yung gumagawa ng dinuduko varnish po ito. Ayan. Kadalasan ito, ang finish nito QDE or automotive lacquer. Yan. Yan ang finish. Bihira po yung inaano po to, binabarnish. Kasi hindi mo na masyadong may spray niya, mahirap na. Ayan. Yan, bali sa mga ano design, pintuan lang po talaga yung ano nilalagyan ng design niya. Pintuan. Nag-iwan na po tayo kay Kuya Jun na mga guide dito. Pero sa ngayon, puro preparation lang naman yung gagawin niya. So, Kuya Jun, ikaw na uli. Bahala rito, ha? Okay, boss. May tubig dito. Kapag naubusan ka, kay ate lang. Mm-hmm. Alam na ni ate yun. Boss, ito. Meron kang glazing patty doon sa iyo. Hahanapin ko kung meron. Oo, kasi sa mga loob nito, kasi QD ito ba, mas bagay yun. Yung glazing patty. Kesa sa rocker spot patty. Ah, okay. Mas sige. Madali yun. Okay. Mas madali yun. Tsaka mas bagay siya. Oo, mas matibay. Hindi na lang yung pangayon. Oo. Ito na kayo doon. Mas kahapit yun eh. Okay. Tsaka yun eh, hindi matutuklap. Okay, sige. Glazing patty. Okay. Kung wala, ilang litro, ilang galon? Meron siguro 2 litro. 2 litro. Okay. Pag-check ka ngayon, baka yung may mga nabibigay dito na... Na patty? Oh, sige, check ko na lang din. Kasi glazing patty. Sige. Hardware muna tayo. Uunahin muna natin kumpletuhin yung mga pinabibili ni Kuya Jun. Ilan na dyan? Mga binili natin. Kaya na ng e-bike yan. Ayan pa yung iba. Okay, tara. Yeah. Kuya Jun!
Okay na to ha. Kompleto na po ito. Okay ba? Yan, kompleto si Ricardo's yan. Yan. Sige ha, iwan mo na kita. Okay ba? Okay. Nahanap ko pala yung glazing patty yan. Okay pa. Okay. May bulak na dyan. Paint brush, okay, meron. Thank you. Okay. Okay mga karaos, bisitahin natin si Tamtam dito. Meron tayong ginagawa dito pero for 2 to 3 weeks lang po. Tam. wait. good morning, Tam. Good morning, sir. Yeah. Okay, bali. Ito nga po palang extension area. Ito mga extension na to. Nasa 4 square meter. Matagal na pong pinarenovate sa atin to. Bali, naka-line up. Bali, 1 year po itong hinintay sa atin. Naka-line up po ito ngayong ano lang, March to April. I-re-renovate namin, i-makeover po namin to. So, sa ngayon, ito muna, puro demolition lang muna. Ito na yung tinitibang ng Tamtam dito. Yan yung dating kitchen sink ni Humina. Tatanggalin din po yung ceiling, babakasin po yan. Tapos yung 4 square meter po ng tiles. Sana may mahanap pa po tayo na kagaya ng tiles nito. Yan, pati po yan ay pinapa-renovate po. Yan. Isa to sa bagong gagawin. Sa ngayon, si Tamtam lang po muna. O, Tam, iwan mo na kita ha. Ingat ka dito, ingat. May gamit na po at may nakatira na. Papunta na tayo sana sa phase 4 and phase 6. Nakalimutan ko, umorder nga pala tayo nung Sabado ng sternosing. Bundon sa tile center dito sa Paradang. Kaso nga lang, di na natin nabalikan dahil hapon na dumating. Yan, babalik tayo. Kukunin natin yung owner. Yun yung gagamitin natin. Bali, pagpunta natin sa phase 6 tsaka phase 4, naka-owner po tayo. Eh, sama na rin natin si Mrs. Yun, no? Siya nga pala doon sa ginagawan po ni Kuya June. After niya po dyan, kailangan makalipat po siya dito sa phase 3. Yan, yung trabaho po namin dito ay ginagapang lang po namin. Ang importante rin po sa amin isa mabigyan po ng deployment yung ating mga pintor. Kapag may natatapos po tayo sa bahay, agad naman po sila yung finishing. Sila naman po yung tatapos. Yun, sa phase 3, tatapusin na rin namin yun. Ayan, Joy, sama mo ako sa paradahan. Gamitin natin yung owner. Tara. Ayan, gamitin namin tong owner. Yan, ilan po sa mga tropa na nasa phase 6. Yan, lilipat na rin po dun sa phase 3 para matapos na rin po yung ilang mga dapat gawin po rin. Op, yeah. Yan, owner tayo. Ayan, dito po natin binili yung sternosing. Ay, si Mrs. Yan, good morning. Good morning. Yan na. Ma'am, hindi ko na nadaanan kasi hapon na. Salamat. Sige, thank you. 8 piraso po yan, ma'am. Double check. Nandito na po ba, ma'am? Ah, yun. So, bali ganito. Yeah, ganito po yung binili natin. 550 ang isa. Ilang feet nga po ito, ma'am? 8 feet. Okay, sakto. Ma'am, salamat ha. Ma'am, huwag yun na lang ito ibenta, yung dalawa. Baka magkulang. Thank you. Tawag na lang po ako. Sige. Sticker, sir. Sige, kukuha ako. Ayan, shoutout kay Kuya. Mingin ang sticker. Ito yung sternosing. Bali, kasama na rito yung ano po, yung project natin na bago sa Athena. Ayan, na binili na rin natin. Ayusin ko na lang yung pagkakalagay. Dito muna tayo sa P6. Ayan, sa P6. Okay, sino nandito? Ayan, si Louie. Good morning, Louie! Good morning! Ayan, dinala po natin dito yung ating sternosing. So, may 8 feet po siya na haba. Tatlo ang makukuha dito, bali 240 cm. Then, 80 cm po yung pinaka-length nito. So, sa isang sternosing, tatlo yung makukuha natin.
Bali, alalay na lang po tayo dyan. Ayan na nga po pala yung risers natin. Kung ano po yung ginamit sa footsteps, yun din yung gagamitin sa risers. Bali, hindi na po pinabago ni client owner to. Sa mga nagtatanong nga po pala sa Athena, bigyan mo kayo ng idea bakit matarik siya. Hindi kagaya ng Angeli and Angelic. Kasi ito nga po kasi, yung pinakalapad lang nitong bahay sa interior ay maiksi lamang, ay mabibilang na sa tiles. So, bali, 8 feet lang po yung lapad niya, kaya naging matarik po yung hagdan. Maraming babaguhin dito na setup kung gusto mo itong ma-slope ng bahagya. So sa ngayon, ganyan na lang po talaga muna. So pinag-usapan din namin ni client owner to regarding po rito. Kung tiles ang gagamitin natin, hindi na natin mababago yung laki at lapad ng ating footsteps. So maliit lang po siya, no? Yan yung paa ko. Lahat. Hindi naman kalahat eh. Lumagpas lang na. Matarik. Matarik talaga. So, ayan po. Mga disadvantage sa pagkuha po ng improved unit na. Kaysa dun sa magpapatayo ka talaga ng bahay. So, again, depende po sa lahat ng mga kumukuha. Bali, shinare ko lang po itong sinabi ko dito ngayon para dun sa mga nagtatanong. Magkaroon kayo ng idea. Okay, iwan mo na natin si Louie rito. Tapos mga karos, iba nga po lang yung naging setup namin dito. Dati, yung isang buo netong riser, nasa 20 mahigit lang. Ito ang laki. Ano, yan na kasi inabutan natin dito. 15 tiles lang yung nagagamit namin dito, footstep and riser. Pero parang aabutin yata ng 20 mahigit. Kasi nga, iba yung laki. Kasi sa isang piraso, yung kaputol sana ng 60x60 magagamit pa rito. Parang hindi na yata magagamit. So, bibilang pa po natin ng tiles to, yung pa yung kulang. So, may gagamitin naman pa si Louie. Hindi muna kami bumili kanina, nasa labas na kami. Kasi, kung bibili pa kami dun sa City Mini Home Depot, baka tanghali na kami makarating. And, yan yung sternosing para magamit ni Louie. Ayan, may mga tiles pa naman tayo rito. Okay, update naman po tayo rito. Yan, update. Electrical pa rin, syempre, kay Kuya Boy. Good morning, Kuya Boy! Good morning, boy! Yan, good morning. So, naglaan tayo ng isa dyan para sa CCTV camera. Tapos, meron din tayo rito sa garage. Tapos, dito, maglalagay din po tayo dyan. Somber po dyan sa wall na yan, alinman dyan. Tapos, yung dati na lang pong electrical outlet na nandyan, yung CO, tututukan na lang po natin yun. Ayan, installation, roofing installation dito. Yan, bali may insulation din po tayo ilalagay dyan bago tayo maglagay po ng ating long span. Ito yung gutter na ginamit natin. Stainless 0.5 ba yan? Ayan, nakapal po yan 0.5. Bali, ang nagamit po namin dito tatlo. Yan, tatlo po yan dyan. Ayan si Marvin. Vin, good morning. Good morning, boss. Ayan, good morning. Si Tamtam nandun sa phase 1. Ayan, naglalagay muna sila ng... Pison board. Yan ay magiging heat insulation natin. Tapos sa gutter, kasya na ng dalawa talaga. Dalawang isit. Ang mangyayari nga lang, maliit lang po yung dugtungan. Hindi naman maganda yun kasi sa flow ng tubig, maaari magkaroon ng leak. Kaya tatlong gutter po yung nagamit namin dyan. Bali, pag binili nyo, tatlo, yung kalahati ng ikatlo, yun yung pinandugtong namin dito. Sino pa nandito? Attendance tayo. Ayun, si Bilog. Good morning, Log. Good morning. Tsaka si Adonis. Good morning. So, kayo lang, no? Nandito si Kuya Richard. Kuya Richard, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Tignan ang sikat ng araw. So, ano na ba ang meron dito? Okay, meron tayong downspout dito. So, may makikita tayo dalawang linya. Meron sa gitna, meron dito. Pero pwede naman sana yan dito. Kaso nga lang, para makontrol namin yung tubig, ginitna namin yung isa. Kasi may downspout po sa taas. Bukod pa po dun sa taas, syempre, sasalo rin ng tubig tong sa baba. Kaya dalawa. Yan, bali, bago po namin i-close to ng kisame, kailangan silyado. Lag, paki-check na maigi yung downspout. Silyado niya maigi. Ano pangalan niyan sa balak ng taas? Sa taas? Check ko muna, teka. Doon ako sa taas. Eh, meron silang tinatanong sana. Sa taas. Copy. Nandito, nasa taas. Okay, ito naman po yung mga nagawa nung
Sabado. Okay. Ayan si Kuya Richard, good morning ulit. Ayan, bali si Kuya Richard nandito. Ito yung inaasikaso niya, yung sukal. Sa engineering, marami silang hindi nauunawaan tungkol dito sa bagay na to, yung ginagawa namin. Dito ha, engineering sa office. So, yung ilan sa mga nagre-renovate dito, ang ginagawa, inaangat. Parang may nakikita ako ron, ayun, sa dulo. So, wag na nating ipakita sa video, wag na nating i-zoom. Pero, yun, nakikita ko rito, tinaasan talaga nila. Kasi yun yung safe. Pero dito kasi, according sa plano, nasa 2.6 lang talaga ang taas ng trusses and roofing natin. Bakit nga ba talaga kasi may ganyan, sukalo? Ito kasi, itong bubong na to, ito po ay... Nakaano lang po tayo rito, nakalibel lang tayo dito sa slab nitong sa baba, nitong ating structure building rito. Yun nga lang, syempre, magdudugtong yung slab at saka yung yero. Eh, anong magiging punto nung kapag umulan? So, kaya kami gumagawa ng sukalo na ganyan para makontrol natin yung tubig. Dahil balang araw, magkakaroon po ng mga bahay po dyan sa likod para hindi rin po overflow yung tubig nila papunta rito. Tapos yung sa atin, hindi rin mag-overflow papunta sa kanila. So rito, marami pa kaming aayusin dito para doon mapupunta sa gutter yung tubig sa tuwing umuulan, lalo na kapag malakas yung ulan. So komplikado nga pagka nakabubong. Kaya kami, lagi namin sinasuggest kung may existing slab na dito sa mga renovation, yan, sa mga turnover na units, mas maganda sana slab din po yung gagawin para maiwasan po natin to. Yun nga lang, yero talaga yung pinili ni client. Kaya mas mahirap na part po ito ng renovation. Mas komplikado, mas maraming ginagawa para maiwasan po natin yung tulo. Yan, kagaya nito. So may siwang po yan dyan. So ang ginagawa po namin dyan, sinisilyado namin ng maigi yan. Tapos sintadaan pa namin ng hollow blocks yan para ma-block. Waterproofing, epoxy. Tapos yung topping may sahara, then waterproofing. Yan, ganyan po siya. Ganyan po yung ginagawa. Okay na. Sige, ayan. Puputol na po sila ng bakal. Ayan, ganyan po yan. May siwang siya dyan. Kaya, yan talaga. Asikasuhin po namin yan para wala pong tulo tong bahay. Ayan, kay Kuya Dindo naman tayo sa Phase 4. You know, welcome to Lumina. Bulalo. Bulalo. Ayun. Di paka. Naalala mo nung bagong tira tayo rito sa Lumina, no? Uh-huh. Phase 1 and 2, may kambing, baka, kalabaw. Uh-huh. Wala tayong kapitbahay na tao, uh-huh. Pero marami tayong kapitbahay na kambing at parang, baka. Parang animals, eh, no? Tapos may palaka. May palaka. Diba, no? Tayo lang. Wala pa kasing bakod dito, eh. Ngayon, pag nagkabakod na to, hindi na sila makakadaan. Ayun pala, kailangan na tayo kay Kuya Dindo. Oh, si Master Jojo yata ito. Eh, Master Jojo. Master Jojo, good morning! Good morning, ako ang Barena. Saka? Sige. Nakakuha ng Barena si Master Jojo. Ayun, diretso na muna tayo kila tuloy. Kay Kuya Dindo. Tara! Okay, dito naman kami ni Mrs. sa ating fourth project. Meron pa akong ilang mga nakikita dito na dapat ayusin. Ayun pala. Kaya kumuha ng barena si Master Jojo. Yan, pinapa-install ko pa yung mga flashing dyan. Pinapahigpitan natin. Tapos yung pinaka naging sinepa nito. Yan, double coated na ng enamel. Yan, panlaban na po to. Yan, pwede na siyang pan-turnover. You know? Tapos silicone sealant na lang. Merong ilan pa akong pinapapunasan dyan bago apply ng silicone sealant. Halos panlinis na, na. Halos panlaban na. Sobrang linis na. Yan na. May darating pala ngayon, Joy. Ayun. Sopa at saka ref. Yan, mga darating. Washing machine din yata. Okay, sino kasama natin dito? Ayun. Ayun. Yeah, good morning, Kuya. Good morning. Good morning. Ano pa ba yung mga nakita natin dito, Kuya? Sa mga outlet. Ayan, sa outlet. Ayan, si Master Jojo sa mga handle. Paano, Jo? Handle, ayan. Ano ginamit sa mali? Ayan, cabinet handle.
Kuya, pakikuha nga yung dalawang wall mirror, binibigay na sa atin yan ni Ma'am Mercy. Wala nang paglalagi. Oh, tapos, ipaparapol na lang natin. Na, di ba? Ayan, yan. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Mercy. Yan, binigay na po sa atin. Kunin mo na, Joy, kung ano maglagay din sa ano. Thank you, Ma'am Mercy. Eh, bakit? Hindi, iwan yan. Yung frame. Joke lang, joke. Wala, Ma'am Mercy, joke lang. Ang ganda pa naman ng frame. Yan, yung isa kasi wala na mapaglagyan. Ito, paparapol natin kapag may okasyon tayo. Yan, salamin. So, may mga konting aayusin na lang dito. Then, okay na. Pan-turnover na. Hintay na lang po natin yung ano, yung mga iba pang delivery. Ayan mga Karaw House, na nag-break muna tayo. Yan, after pong break time, after natin mananghalian, tabalik po tayo dito sa pagbibigay ng update sa mga nire-renovate po natin. So, bibigay po na tayo ng update dito sa ginagawa natin for project. Dumating na yung mga ilan sa mga sofa set appliances na galing po dito sa All Home. Tapos sa internet, ayan, naikabit na rin. So, napakalapit na ka po talaga natin may turnover tong bahay. No? Meron na lang po tayo hinihintay yung house number and mailbox na ikakabit po natin sa poste. Hinihintay na lang po natin na may deliver. So, ito kasama uli natin siya, si Mrs. Ayan, pupunta muna kami sa paradahan. Bibili namin yung kulang na tiles sa ini-install ni Louis sa stairs. Tapos bigay na po tayo ng update. Dala na nga rin po pala natin yung mga sako galing sa Phase 6. Ayan, bali makakatulong to dun sa ginagawa ni Tamtam para lahat po ng mga tinibag niya ron ay naisako niya. Ayan, makakalimutan ko. Shoutout nga pala kay Sir Ricky at saka kay Ma'am Sonia Libastide. Ayan, Libastide from North Caloocan City. Ayan, God bless mo sa inyo and ingat lagi. Tara. Okay na tayo rito sa paradahan. Ayan, nakabili na tayo ng kulang na tiles pa para doon sa hagdanan na kinakabitan ni Louie. Saan na tayo? Bayad tayong bahay muna? Yes. Babayad muna kami ng bahay. Tara. Nakapagbayad last month. Malaki na. Malaki na doble na. Hindi nakabayad nung nakaraang buwan. Tara. Binalikan muna natin si Tamtam dito. Naghahakot na siya ng mga tambak. Ayun na. Mga doggy ni Mam. Hindi na ako makakahul ah. Ata, musta? Ayun, wasak na. Wasak, mamasakin natin yan hanggang baba. Hanggang baba. Tama. Dala pa ako na sa ako. Pero sa mga ilang araw na schedule natin dito, Tam, pabababain natin itong ano, itong flooring. O kasi di ba after sinset, kailangan mapalubog pa natin yan. Ano, nagalik kabok ba ng gusto? Hindi naman. Sakto. Oo, ganun talaga. Oh, grabe. Yan talaga, pag nagpaparenovate. Hanggang baba yan, Tam. Una na kami ha, Tam. Sige. Dito na ulit tayo. Yung binili natin na tiles kanina para dito yun. Ang ginagawa ni Doom. Yung tiles pwede nyo gamitan ng liha yan para maganda po yung dulo. Tapos ito nga po pala yung pang liha din namin. Matagal nyo na nakikita yan. Yan 2B. Yan yan po yung tsura. Yan pagka nagamitan ng ano, ng grinder ng pandiamond, napasadahan yung dulo nito para walang bungi. Ay, stern na kasi nga. Nakakasya na. Ayan na. Ganda na. Ibabaw na lang. Ayan, puputol na si Joey. Si Gaby. Okay na. Oh, init. And check natin yung ginagawa nila sa taas. Tayo. Hello pa ba? Si Kuya Richard dun. Okay, tayo rito.
Okay. Ito nga pala yung sa first project. Yun yung bubong. May konti pa kaming gagawin dito. Ito yung ginagawa naman ni Kuya Richard Yusukalo. Pati rito nagkaroon din po siya. Kasi kailangan natin ng bandahan ng flashing. Yan, dito na yan yung pamakuan. Hangin. Ayan, Sukalo rin dito. Meron din dito. Ayan, kakagawa lang ni Kuya Richard ngayon para magkaroon po ng control yung flooring natin papunta rito. Ito yung sa first project. Ayan, nahati na. Ang balak namin, papupuntahin namin yung tubig dito. Ito nga kasi yung critical kapag hierro plus slab. Yan yung critical. Tapos sinahabol lang po natin yung level. Ito yung discarding ginawa namin dito. Para pagka umulan din dito, nag-absorb ng tubig to. Dediretso na po yan dito sa gutter. Same design lang yung ginawa namin. Ayan, magkaparehong disenyo lang din. Ayan, dito naman sa third project, mga inaayos pa ni Kuya Richard at saka ni Bilog at saka ni Adonis. Ayan, nakapag-flashing na sila rito. Nag-add na lang po kami ng another po na narito, firewall. Para may banggaan din yung flashing natin. So may capping yan, flashing muna din capping. Tapos ito na yung sa gilid, sa L flashing natin, sinisilyado na ni Bilog. Ayun yung gutter natin. O diba? Hop yan. Yan, may Sukalo na rin dito. So baka magtaka kayo nga, no? Bakit lagi tayo naglalagay niyan. Isa lang ang paliwanag namin dyan. Para makontrol po namin yung daloy ng tubig. Yan, privacy na rin po nitong area. Pag nagpagawa ng extension yung mga kapitbahay, so at least yung tubig nila dito lang. Ito na lang yung nilalaro namin, yung mga siwang na yan, para wala pong tulo. Yan, ang ginagamit nga po pala namin dyan, Pioneer Epoxy Concrete or yung all-purpose pwede. Ang ganda ng pagkakalagay ng flashing tsaka ng capping. Ayan, pinalagyan din natin yung text crew. Oh, tibay ng bubong. Sarap, ang sarap matulog rito, no? Hindi mauga, walang kauga-uga. Maganda. Ayan, si Kuya Richard, ang galing gumawa nung ano. May Sukalo, ang linis. Pati rin, napakalinis. So ayan, pinagsasabay na namin to. Tsaka yung dito. Na lahat po yan may topping pa. Bali, aangat pa po ng bahagya yung flooring yan. Papunta rin din, iwa waterproofing. Yan, tinutuloy lang ni Bilog to. Dito sa amin, eto si Bilog. Kabisado niya na yung mga gusto namin dito. Sa bubong, sa ibang part. Yan, kabisado niya na yan. Basta meron tayong materyales, alam niya na yan. Dito na lang. Yan, ayusin pa to. Okay, may hagdan ako. Naglagay ako hagdanan. Iikot ka pa. Initsa na lang ni Kuya para di na nakita yung hagdan. Yan. Tayo rito. Okay, sa port project ulit tayo. Bali, yung kabilang unit po, pinapalinis na po natin yan. Yan. Yan, pinapatanggal natin yung ibang kalat. Tapos nag-ano na rin po kami rito. Nagdala na rin ang ibang gamit. Yan, medyo maluwag-luwag na po to. Kalat, ito na lang. At saka yun nandun sa dulo. Puro kalat na lang namin yan. Naasikasuhin namin bukas. Meron na nga po palang dumating ng mga appliances at saka sopa dito. Yun, no? Check natin. Washing machine. Hindi ganun kalalaki yung mga gamit. Sakto lang dito sa unit para mukhang maluwag pa rin. Ito yung sopa, ganyan lang kasimple. Tapos yung dining table nila, 4-seaters, hindi naman din ganun kalaki. Ang ganda. Yung ref, oh. Sakto-sakto lang. Bago. Ref. Microwave. Oh, may libreng ano. Libreng mga plato. Ewan ko, libre ba yan o ano? Parang libre. Ayun. Binubunan lang ni Master Jojo yung isang upuan.
Yun o, may kama din dito. May kasamang filo. Ito yata yung libre. 2, 4, 6, 8. Ayan si Mrs. Ano, ayos ba? Maluwag. Maluwag na. Gusto mo nito? Gusto mo ganito? Pagkakabit na lang. Ayan. Di ba kung nakakabit na yung hanger rod? Ayan, nakakabit na yung hanger rod. Spacious, no? Huwag lang masyadong talaga. Ayan, okay ngayon. Ito nga yung dining, no? Sumakto lang. Akala ko malaki yung dining table. Ang cute. Ang cute nga. Nakakabitan na nga rin pala ng internet. Ayan, internet. Yung... Malaki na lang ito ng top glass na parang hindi magasgasan. Tama, tama. Mas maganda may top glass. Yung kable nito nandun sa taas, doon na yung dadaan. Kaya wala tayong makikita rito. Kadalasan kapag nagkakabit po ng mga linya ng internet, pinapako dito, di ba? So dito wala, para nakatago. Yan, dumating na nga po pala yung ibang mga order nila galing All Home. So ito na. Dito ano ilalagay dito? Maraming pwedeng pwede ilagay dyan. Pwede si ma'am na ano, parang... Altar? Hindi. Okay. Coffee table. Coffee table o, dyan. Maraming pwede ilagay dyan. Pwede pa mag-add ng isa nito. Para dito. Hindi, para maluwag pa rin. Oh. Ang ano lang. Control table, diba? Yung mga ganda. Ganda, no? Ang ganda. Ayos na.